Ito po, pag-usapan po natin kasi nasa news nitong mga nakaraang araw yung pong paumanhin nila Coco Martin at cast ng Batang Quiapo kay Senator Robin Padilla para po sa hindi magandang portrayal sa mga kapatid nating Muslim dun po sa teleserye. Okay, at ang magandang nangyari ay ito po ay inunawa naman ni Senator Robin, in-explain kila Coco, tinuruan niya kung ano yung mga pwedeng gawin, ano yung mga magandang approach dito. At siya na din yung nagpaliwanag sa mga kapwa nating kababayang Muslim na Coco didn't mean any harm. Maaring siya ay kulang lamang sa kaalaman sa mga kultura at sa mga kaparaanan ng mga kababayan natin na Muslim. And I think this shows yung pinaka-importanting role ni Senator Robin bilang senador ng bansa. Alam nyo, nung na-elect siya, nung nakaraang eleksyon, ang daming mga negative reactions. Ang baba ng tingin kay Senator Robin dahil siya ay artista lamang, o dahil siya ay nakulong dati, o dahil kung ano man ang maihirit nila, sabi ko, pogi lang itong si Senator Robin, wala namang alam, di ba? Pero ako, nung bumoboto ako noon, nung nasa pang 12 na ako, nag-decide ako natin, kailan parang kailangan natin itong si Senator Robin. Ang pinaka-importanting rason, above dun sa mga ibang qualities niya, kasi mabait naman itong Senator Robin, marami tinutulungan at makabayan. Pero I think yung kanyang pagiging Muslim at yung kanyang pag-represent sa mga kapwa natin Muslim, yun ang isa sa mga pinaka-importante. Kasi for the last 30 years ay wala pong kinatawan yung pong mga kababayan po natin sa Senado. Wala pong senador na Muslim for the last 3 decades. Nung eleksyon, kinampanya natin si Ma'am Samira Gutok. Pero kulang pa sa awareness yung mga kababayan natin about sa husay ni Ma'am Samira. O itong si Robin, nagkataon, artista, sikat, maraming fans, maraming umiidolo, maraming humahanga, diba? Siya ang may kakayahan na manalo. Yun ang problema. Sa totoo lang, marami tayong mga Muslim na qualified, yung iba dyan, abogado, yung iba dyan, mga ubod ng tatalino, mga scholar, mga maraming magaling na Muslim, pero halos karamihan sa kanila ay walang kakayahan na manalo bilang senador. Nagkataon si Senator Robin ang may estado sa buhay, ang may kakayahan na to enter the Magic 12 sa pagka-senador. At yun nga, nag-number 1 pa, di ba? Parang bonus pa yon. Pero I think this is very important na meron tayong representative para sa mga Muslim brothers natin. At mas na-appreciate ko yan nung umikot kami sa Mindanao nung nakaraang eleksyon, na talagang meron talagang gap sa pagkakaintindihan yung pong mga majority Christians na tayo dito sa Pilipinas at yung mga Muslim, hindi lang sa Mindanao kundi sa mga areas kung saan marami sila, katulad nga doon sa Quiapo, sa Maynila, 'di ba? Sa iba't ibang parte ng Luzon at Visayas, 'di ba? So merong mga misunderstanding, merong mga hindi pagkakaintindihan, merong mga stereotyping, at ang laking bagay na nandiyan si Senator Robin para maging kinatawan nila, para magkaroon ng understanding yung dalawang reliyon. Lahat tayo naman ay Pilipino, 'di ba? Magkababayan tayong lahat. Nagkataon lang na magkaiba tayo ng paniniwala sa Diyos, pero it doesn't mean na hindi tayo pwedeng magkasama at magkatulong-tulong. At nandiyan si Senator Robin na pwedeng igap yung dalawa. Okay? At ang maganda diyan, may tiwala sa kanya yung mga kapwa niya Pilipino Muslims. Kaya pwede siyang magsalita for them. At pwede niyang, at sabi nga niya, yung nangyari kay Coco, it is a good example na it is a good way pala para mas maraming makaalam
about doon sa kanilang reliyon at para mas magkaroon ng maayos na samahan between the two. So yun ang hindi mo matatawaran na daladala ni Senator Robin dyan sa Senado, na hindi kayang ibigay ng kahit sino doon sa iba, except siya tsaka si Samira. May isa pang Muslim, pero yun nga, hindi masyadong kilala din. Diba? The rest, kahit gaano kagagaling yung mga ibang senador natin, diba? Hindi sila Muslim, hindi nila ma-express o hindi nila ma-represent yung mga kababayan natin na Muslim, dahil hindi nila gaano naintindihan. Hindi katulad ni Senator Robin na naisa sa buhay niya. Kaya napakalaking bagay po nun. And of course, ang epekto niyan is pangmatagalan na kapayapaan. Diba? And hopefully sa Mindanao, ganun nga yung mangyari. So napaka-importante po. Kaya ako ay masayang-masaya na nandyan si Senator Robin para po maging kinatawan nung mga kababayan po natin. And ang maganda kay Senator Robin, hindi lang sa mga Muslim, maski sa mga IP, he is also fighting for them. He is also fighting for their rights. So, pero syempre kasi iba pag ano eh. Nga, pag Muslim, nasasabi niya from the heart eh. Kasi naiintindihan niya eh. So, yun. So, this is a good experience. Maski yung mga ibang pinaglalaban niya, di ba? He is trying to change yung stereotype na pag Muslim, criminal. Pag Muslim, masama. At doon nagsisimula yung unawaan sa dalawa. At hopefully ay magkaroon ng mas maayos na samahan. Dahil lahat tayo ay Pilipino, lahat tayo isang bansa lang ang ating ginagalawan, at kailangan walang naiiwan. Kumbaga, ang success ng isa ay success ng lahat. So ayun guys, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.